kumusta po kayo? Konting history tayo sa water cooler, okay? O water dispenser. So, yung taon 1906, binuo ang water dispenser. So, tawag na water faucet. So, binuo ito nila Alcee Wellard Taylor at ni Luther Hans. Binuo nila ito sa kadalahinan na maraming yung panahon na yon eh naganap ang maruming tubig noong 1906. So, ito, pinapatin ito ni Luther noong taon 1911. Tatawag na drinking water, drinking faucet. So, yun po ah. Yung 1911, tawag rito is drinking faucet. Okay. So, pinapatin ito dahilan sa it is believed that the main reason behind the invention was to not only chill but to provide purified water or filtration of water. So, yun po yung dahilan niya. So, i-purified yung water, yung tubig, para magkaroon ng malinis na tubig na inumin yung mga tao noong panahon noong 1906. So, saan ito ginamit? So, i-analyze natin kung saan ito ginamit. As taon ng 1906, maring ginamit ito sa hospital. So, yun. So, ang purified drinking water o drinking faucet ng dalawang taong ito, eh halos hindi nalalayo sa, ilapit natin ng konti, hindi nalalayo sa filter dryer. Eh, ang filter dryer, siya naman yung sumasala kung sa mga dumi na tumatakbo sa loob ng system ng refrigeration ng unit. Aircon man yan, o ref, o drinking water. So, doon nalalapit yon. Doon nalalapit ang water dispenser natin. So, yan po yung history niya. So, kung gusto nyo malaman po yung history, pwede nyo naman ito i-Google. So, yun po. So, ano ba ang water dispenser? So, ang water dispenser, natawag ito as in water cooler. So, water cooler, yung ibang water cooler, naka-attach naman po sa supply water. Tulad na nakikita natin sa mga pasada ngayon, yung mga vending machine na water dispenser, yung mga hinuhulugan po ng pera para magbigay po ng tubig. Imbis na pumunta po sa refilling station o yung mga purified station na nakikita rin natin sa mga daan. So, isa rin po ito, yung water dispenser na hinuhulugan ng pera. Ito po yun. So, isa yan na uri ng water dispenser. Yung isa naman po na water dispenser, itong nasa likuran ko, itong water dispenser na ginagamitan naman po ng bottled water. Yung plastic, yan yung nakalagay dyan sa likod po. So, yan naman po. So, yan po yung mga uri ng water dispenser. Isang nilalagyan ng bottled water na binibili po sa mga purified station. At yung isa naman po ay nakarekta sa water supply, yung mga malalaki. So, yun susunod. Balik na po tayo kay Sir Manny. So, meron pa po siyang, mayroon po siyang presentation as PowerPoint. So, ikaw na. So, punta tayo rin sa PowerPoint natin. So, yan. Ako nga pala Sir Manny uli. So, hindi ko na ano yan dahil nakasulat naman dyan lahat. So, lahat yan. So, week 4. Ang topic natin is water dispenser. So, sa water dispenser, ito ang ikaapat natin yung una, pangatlo, sa refrigerator. So, yun iba, nagbalik topic lang doon. So, yun iba naman sa batch 11 ko, hindi namin na-topic yun dahil nagkaroon ng noong March, ano tayo, lockdown. So, ito, continuity lang ito doon sa refrigerator, water dispenser, kasama na ito. So, introduction tayo sa water dispenser. So, ito yung water dispenser. So, ito yung unang sinabi kanina. So, water dispenser known as water cooler. Ginagamit ito para sa mga private company, hindi lang private, pati public. So, makikita natin ito sa mga opisina, meeting area, hospital, sa mga mall, kantina, kahit saan. Ang water dispenser natin ngayon ay nahati na sa dalawa. Meron tayong pang mainit na tubig, yung hot water saka cold water. Dati niyan, noong 1906, is cold water lang yung ginawa ng dalawa. So, cold water hanggang sa dumaan ng mga ilang taon, nadidevelop na ito. So, yan yung tinatawag na domestic. So, sa ngayon, meron na tayong mga electronics. Meron na tayong mga maliliit. Meron ako rito isa na maliit. May maliit ako rito. Electronic type na siya. Kaya makikita natin sa mga restroom. Kaya lang, dito sa Pinas, wala tayong makikitang water dispenser sa restroom. Iba yung makikita natin doon. Makikita nyo rin dito kung anong klase yung water dispenser na yon. So, ito yung water dispenser na basic. How do they work? O paano?
So ayan, alam nyo naman siguro paano gumagana ng water dispenser. So lalagyan siya ng galon, yung tubig, babagsak dun sa hose, papuntang faucet. So ganun lang ang ganun yan. So meron ng mga electrical system para mapalamig siya. Meron ng mga compressor yan. So meron yung mga other water dispenser, provide water strain from a multiple water line. So dalawa, yan yung cold and heat. Kasi meron din yung mga water dispenser na nagpe-perform ng function like filtering water, heating water, or cooling water. So meron na siyang mga filterized na system sa loob ng water dispenser. So ito pa rin yung basic. Kaya kung gusto nyong kuhaan, pwede nyong kuhaan yan. Pero sa ngayon, ito yung introduction pa lang. So most water dispenser typically use in some simple concept. So yun iba, dinideliver yung galon na may tubig, kasi saka siya babalik ta rin sa isang dispenser. Actually, ang water dispenser, hindi naman siya tinatawag na water dispenser kung wala siyang galon ng tubig sa ibabaw. Ang tawag lang talaga sa kanya is dispenser. Refrigeration dispenser lang siya kung wala siyang galon ng tubig sa ibabaw. Pagka nagkaroon na siya ng galon sa ibabaw na may tubig, saka siya tinatawag na water dispenser. So ayun ang medyo mali lang dun sa sinasabi na water dispenser. Habang wala pa siyang tubig, hindi nyo ha, habang wala pa siyang tubig sa ibabaw, hindi siya tinatawag na water dispenser. Kundi refrigeration dispenser pa lang. So pagka nilagyan nyo na ng galon, saka siya matatawag na water dispenser. Kasi pinaglalagyan siya ng tubig na may galon. Hot water tank. So yung hot water tank, ito nakikita natin to dun sa mismong dispenser niya, dun sa likod. Nahati ang water dispenser sa dalawa. So dalawa sila, isang cold at isang hot. So yung hot, paano siya gumagana yung hot? Yung iba, akala nun iba, may nakikita kasi silang sensor switch sa likod. Akala yun yung hot sensor. Dalawa lang yun. Yung isa wala siyang reset, yung isa may reset. Makikita nyo rito mamaya. Papakita ko sa inyo yun. So ang hot, yung hot na galon, hot na tangke sa water dispenser, kaya siya lagiging hot kasi meron siyang meka. Yung meka ring. Flat lang siya. Yung meka ring na yun, oras na yun matagal nang ginagamit, mga ilang taon na, napuputol siya. Napuputol yun. Kaya pagka minsan may tawag sa inyo kung kaya nyong gumawa ng water dispenser, pag tinanong ninyo kung ano yung sira, hindi na raw umiinit yun, yung isang bahagi. Wala nang hot water, hindi na lumalabas, hindi na siya naglalabas ng hot water. Normal na yung tubig niya. So ang ibig sabihin nun, ang sira nun, bago nyo masabing may sira yun, yung dalawang sensor valve doon, o yung, mamaya makikita nyo kung ano yun. Yung dalawang sensor valve doon, yung isa doon meron reset button. Pwede nyo siyang i-reset kasi yung reset button na yun, nakakonekta siya doon sa meka ring. Nakakonekta siya ron. Mula doon sa switch hanggang meka ring. Hanggang doon sa meka ring. Pagka pinindot ninyo yun, yung reset na yun, pag pinindot ninyo yun, kailangan maghihintay pa kayo ng 30 seconds para uminit yung tank niya. Pag hindi uminit yung tank niya, yung hot tank niya na tinatawag dun sa loob, makikita nyo naman sa likod yun condenser, tapos yan, ano lang siya, see-through lang siya, makikita nyo yun. Dalawang tanke lang yun. Kasi yung cold water, yung cold tank, nababalot siya ng styro. Nasa ibabaw yun. Nasa ibabaw yun ha, yun nilalagyan ng canister ng tubig, yung galon. Siya yung sumasalurun sa galon, nasa ibabaw. Tapos yan, yung hot tank, nandun siya sa ilalim, nasa gitna. Kasi nasa baba, compressor. So pag hindi siya uminit, may tendency na yung meka ring busted na o putol na. So hindi na siya magagamit pero nabibilihan siya sa market. Kaya nyo siyang ayusin. Basta't meron siya nabibili sa market. Hot water tank. So ano na tayo dyan? Ano natin yan? So portable lang siya. Portable yung tank. Lalo na yung tanke. Pagka nabutas, pwede nyo rin siyang palitan. Huwag nyo nang gawaan ng paraan yung hot tank. Huwag nyo lalagyan siya ng metal epoxy o kahit anong klaseng epoxy. Huwag. Kasi pagka oras na nabutas yung hot tank, maliit man yan o malaki, at inano nyo, ginamitan nyo ng metal epoxy, yung tubig, magkukuroon na siya ng dumi. Maaari na siya magkuroon ng dumi sa loob o delikado na virus dun sa loob. Kasi yung hot tank, yung tanki niyan, is ano yan, aluminum. Aluminum tank siya. Hindi siya metal o kung ano. Aluminum talaga yan.
hindi siya kinakalawang. Kasi ang tubig natin sa mga refilling station, kahit na akala nyo eh porket refilling siya, porket na purified siya, wala siyang dumi. May dumi pa rin siya, nagkukuron pa rin siya ng dumi. May mga fumes pa rin siya na sumasama pa rin doon. Pagka naipon yun doon sa loob ng tangke, tapos yan eh, buta siya, nilagyan mo ng metal epoxy, sasama yun doon. So, mangyayari niyan, baka yun uminom noon, magkasakit. So, hindi lang tayo technician. Tandaan niyan, hindi lang tayo technician, kundi concerned din tayo sa kalusugan ng ibang tao. Kasi tayo yung gagawa niyan eh. Okay? Tandaan niyo, tayo yung gagawa niyan. Different types of water dispenser. So, ito yung wall mounting. Ito yung button load water dispenser, tabletop water dispenser, direct piping water dispenser. Ayan. Nakikita niyo mamaya, freestanding, natural mineral and spring water, purified water, saka bottled water cooler. So, makikita niyo lahat yan. Ito yung bottled water. So, ang bottled water, ayan. Kung nakikita ninyo sa baba, ayan na siya. Meron na siyang filter. May filter na siya. Yung hat niya, nandito yan sa loob. Saka yung cold, nandito yan. Ito yung battered cooler. So, meron na itong mga normal lang, yung nakikita natin, walang ganito. Ang makikita natin sa likuran, sa loob, tangke ng hot water tank, saka compressor lang. Purified water. So, ito yung sinasabi kong hinuhulugan ng pera. Ito yung nirerekta sa nawasa. Kung saan meron tubo ng nawasa, dun siya nilalagay. Meron, nagkaroon ako ng estudyante, yan ang binibenta nila. Diyan sila nagkaroon ng problema. Kasi lahat ng technician nila, kung sino man yung nagtatrabaho doon, pasensya na. Kasi siya na mismo, nagsabi sa akin, nag-report, na lahat ng technician nila, hindi nila magawa yung mga water dispenser nila, lalo na to, itong malaking to. Hindi nila alam kung paano gawin. Ang ginagawa, palit ng compressor, sabi ko, dalhin mo sa akin yung compressor lahat sa eskwelahan, checkin natin lahat. Yung nalaman niya, lahat pala ng compressor, eh hindi pala sira. Puro ayos pala. So, naintindihan niyo yun? Puro ayos pala. Kasi hindi na rin lumalamig. Akala, compressor agad. Sabi ko, paano yan? Halos lahat gumagana yung compressor. So, hindi lumalamig. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin noon, kasi ito, refrigeration kasi to. Itong purified water na to. Refrigeration din siya. Lahat ng dumadaan yan, nandiyan yan, meron yan evaporator sa condenser. Dumadaan yun, yung tubig niya dun sa evaporator. Sa drum. Meron siyang malaking drum niyan dyan sa loob. So, kaya siya hindi siya lumalamig kasi ang sira, mabibigla kayo kung ano sira, ha? Hindi nila chine-check yung overload saka yung starting relay. So, yun lang yung sira. Yung iba, ayos naman yung starting relay saka yung overload. Ang problema, kulang lang ng preon. Kaya pala siya nagkukulang ng preon, yung pala, may butas pala sa likod. So, ito, itong malaking to, same lang siya ng TSI ng refrigerator. Same lang yan. Kaysa dito sa rep na to, sa ano na to, bottled water na to, ang PSI lang po niyan is so ito pa yung susunod. So ito sa purified water. So ito naman yung natural mineral and spring water. Nakakonekta rin po yan sa faucet. Meron din siyang filter sa loob. Pahaba yan. So, electronics na siya. Electronics na yan. Kung tatanungin niyo ako, sir, paano yun kung electronics? So, ito lang masasabi ko. May alam tayo sa electronics, pero hindi ko yun may tuturo kasi meron talaga nagtuturo sa Manpower. Sa mga eskulahan, huwag na natin agawan yung mga trainer ng electronics. Pwede kong ituro yan kung nandun tayo sa Manpower, kaya lang nga, hapyaw. Ang ituturo ko lang dyan yung troubleshoot kung ano yung nasisira dyan. Ang tip ko lang kung ano nasisira dyan, IC. Okay? IC saka yun, capacitor. Yun ang nasisira dyan. IC at capacitor saka yun, diode. Yan ang nasisira dyan. IC, capacitor, saka diode. Yung mga resistor, minimal lang yan, yung mga resistor. Pagkaya nabasa, ang sumasabog dyan, resistor, saka yun IC. Kaya iwasan yung wag mababasa ang electronics board niya. Okay, ito ang tip. Pagka mag-ayos kayo ng electronic board ng water dispenser, electronics na siya, madumi. Okay, madumi ha. Hindi nyo siya pwedeng paliguan ng tubig. Okay? May mga gumagawa niyan. Pag pinaliguan nyo ng tubig yan, automatic, maghihintay kayo ng isang buwan. Kailangan tuyong-tuyo siya. Eh, paano kung yung kliyente mo, pinagawa nga sa'yo, sinabi mo, after 5 days, magagawa ito kasi noon una mo itong chinek dun sa bahay nila.
Sabi mo, sir, pwede kong gawin to sa shop ko lang. 1 week, bigyan nyo po akong 1 week. Kahit bayaran nyo muna ako ng deposito. Pag hindi ko nagawa, ibabalik ko sa inyo. Kasi ganun kasi ako mag-sell stock. Ganun ako mag-sell stock. Pag hindi ko nagawa, money back. Para may tiwala yun, ano, yung kliyente. Okay? So wala naman sa akin nangyayari sa ngayon. Saka wala pa naman sa akin tumatawag na yung mga ginawa ko. Sira na naman. So wala pa hanggang sa ngayon kasi mahalang service ko. Kaya dahil mahalang service ko, ganun ang ginagawa ko. Sell stock muna. Pag hindi ko nagawa, ibabalik ko yung deposit. Pagawa nyo na lang sa iba. Babalik ko siya kung ano yung ayos niya, kung ano yung sira, hindi ko napapakialaman yun. Yun pa rin. Ganyan dapat ang gawin nyo. Depende yan. Kung gusto nyo gawin din yung ginagawa ko, nasa sa inyo. Kung gusto nyo maningil ng mataas, pero kumpiyansa kayo magagawa nyo. Okay? So, balik tayo rin sa electronic board. Tandaan, huwag nyo siyang babasain. Meron sa YouTube na binidyo niya, pinaliguan niya yung board, bago niya check-in, maghintay pa siya ng isang buwan. Paano kung ako yung may-ari, kailangan ko siya after 5 days. Kasi may bisita akong darating after 5 days. Meron kaming family reunion, kailangan ko siyang gamitin. Di ba? So ang tanong, sir, anong gagawin namin doon? Pagka-electronics, masyadong madumi. May mga ano na siya, may mga parang asin-asin. Ito, WD-40. Wala itong epekto sa kuryente. So, hindi mag-ground yun, hindi masyoshorted yung kuryente nyo. Ang mga electronic device nito doon, yung mga diode, kung ano naman, mga IC. I-spray nyo lang nito, tapos ang gagamitan nyo lang ng toothbrush. Ilinisin nyo lang. So, kahit na may konti pa siyang langis, pwede nyo siyang patakbuhin o gamitin agad. Meron naman yung ginagamit sa ano, yung lighter. Ano ng lighter? Yung fluid. So, yun, pwede siyang gamitin. Tabrasin nyo lang kaagad yun. Gamitin, sir. Oo. So, balik tayo rin sa PowerPoint. Tayo. So, ito. Yan, ha. So, minsan, ito yung mga pindutan. Yan. Na nakikita ninyo, marami yan sa Japan. Yes, sir. Ito, nasisira din yan pagka mabigat masyado yun, pumipindot dyan. Pero napapalitan naman yan. Napapalitan to. Madaling palitan siya. Para lang siyang ano sa cellphone. Yung switch sa cellphone. Ganun lang siya. So, ito naman yung direct piping na water dispenser. Nakikita nyo to sa ibang, sa mga eskwelahan, sa mall. Ito yung tinatapakan. O kaya yung may pinipindot ito, yung sa baba. May pinipindot. So, rekta yan sa poset mismo, sa nawasa. So, meron din siyang sariling filter system dito sa loob. So, pinapalitan yan after 3 months. Pinapalitan. Kaya lang dito sa Pinas, hindi 3 months, isang taon. Sobrang nandumi bago palitan. Kaya mangyayari yan, pagka na-tempo ka, na nakainom ka, hindi mo alam na yung tubig ay madumi, diarrhea ka. So, ganun ang nangyayari. Bakit dito sa Pinas, ayaw sundin yung ganun na rules sa pagpalit ng filter ng mga ganito. After 3 months, dapat pinapalitan. Sa ibang bansa, talagang pinapalitan yan. Yes, sir. Sa hospital, 1 month, sir. Oo, 1 month lang yan. Sa hospital, talagang dito ano yan. Maigpit talaga sila doon. Yes, sir. Pero dito, wala eh. Ayaw nyo gawin eh, no? Kaya, bawal yan dyan. Pag hindi pinalitan ng company yan, may multa yan. Sa ibang yes, bansa, dito sa atin, kahit meron. Sir, minimum yan, 3 months, minimum. Oh, 3 months yan, pinapalitan. Minimum 3 months, sir. Oh, every 3 months yan, no? Kaya 2 months. Pero pagkatulad ng mga hospital, tulad ni, ano, sinabi niya, 1 month lang, talagang pinapalitan yan. Automatic yan. Matic talaga yan. Kasi yung filter niyan, pagka yan, sobrang ang itim. Iba na lasa niyan. Hindi, yun, kung nakainom ka sa nawasa mismo, hindi ganun ang lasa. Mas pinakamalala ang malalasahan mo.
para siyang ano, para siyang lemon na sira. Ito 'yun, yung bottle top water. Ito 'yun, nakikita natin sa mga bahay. Meron din ito sa mga ospital, sa mga opisina. Ito 'yung kinakargahan. Ito 'yun, maliit. Ito may electronic sa loob 'to. Pero wala itong compressor. Meron tong cooling system na electronics. Para siyang IC na nakatikit dun sa isang gram na plastic. So, ito naman yon wall-mounted. So, nakatikit siya sa lang. Balik tayo. So, ito yung wall-mounted. Ito yung nakatikit sa pader. Pero, nakarekta rin siya sa sa nawasa. So, meron yan sa ibang bansa. Meron din tayo nito sa ano, sa dito sa may Makati, yung hospital. Meron dyan. Meron sila dyan. So ayan, pinapalitan din yan ng filter. Filterized din yan. May filter yan sa loob. Yung hot, saka yung cold, parehas yan, meron. So ito na yan, button, load. Water dispenser. So ayan, hindi siya nakabaliktad. Hihigupin naman siya. Hinihigup naman. Nasa loob yung tangke ng tubig. Tapos yan, may usya doon. Saka siya hinihigup. Yan naman yung isa. So mararanasan niyo yan pagka naka-encounter na kayo niyan. Pero lahat naman yan, pagka sinabing refrigeration, iisa lang lahat ng sistema ng pag-ano niyan, paggawa o pag-check niyan. Pare-parehas lang naman yan. Magkakatalo lang yan sa electronics. Kung sira yung electronics, gagawin mo yung electronics kung talagang may alam ka na. Pero kadalasan naman nasisira sa electronics, eh fuse lang naman. Fuse lang. Pumuputok yung fuse dahil sa sobrang tagal na. Kaya huwag kayong matakot na hindi gumagana, hindi umiilaw. Tapos yan, eh, alam mong electronics yung sira. Tagatin mo na yon. Checkin mo muna yung board sa likod. Tanggalin mo yung board, tingnan mo yung fuse. Kung maaari, pwede kang mga gano'y. Iso-shorted mo lang siya eh. Ganun lang yun eh. O, di ba? So, yan. So, ito yun. Freestanding. Ito yung nakikita natin sa CR. Pero ang CR dito sa Pinas, walang filter. Pero ang CR sa ibang bansa, may filter. Pag sinabing freestanding, purified siya kasi may filter siya rito sa loob. Dito. Dito sa loob niyan. Meron siya dyan. Nakatago. Sa ibang bansa yan. Pero dito sa Pinas, wala niyan. Wala. Pagka sinabing freestanding, talagang fresh talaga. Galing nawasa. Pero ito, talagang filterized yan. Pag sinabing freestanding. Kaya pagka yung mga nagpapagawa ng building, pag sinabi ng may-ari, ah, gusto ko freestanding yun, ano ko ah, sa CR. Ang gagawin ng engineer, lalagyan nga ng ganyan. Walang filter, kundi regular na press standing. Regular lang siya. Galing nawasa. Ganun lang ginagawa. Kasi mahal kasi yan. So, ito yung sinasabi ko sa likod ng tangke ng hot tank. Yung tangke ng hot tank. Electrical parts na tayo sa water dispenser. Ito yung thermal switch. Yung isa, meron siyang reset. Yung isa, wala. So, nagka-cut lang yan parehas. Ito yung nagka-cut. Pagka sobrang nang mainit yung tangke, magka-cut ito. Alam nyo ba yun na sa split type, yung mga sensor switch? Siya yan. Isa siya dyan. Electronics ito. Part ng electronics yan. So ito yung nagka-cut, ito yung switch. Pagka hindi na siya umiinit, pipindutin mo lang itong pula na to. Itong reset. Reset na ang tawag dyan. So reset. So ito yung magko-control. A thermal switch is an electromagnetical device which is open and close contact to the control and flow of electrical current. So, siya yung magka-cut. Pagka sobra na yung init, ika-cut niya yan. Pero, yung temperatura naman ng lamig ng water dispenser, ang magka-cut naman doon is thermostat. Iba yun. Dalawa ang ano niya, ang cut niya. Isa sa heat, isa sa cold. Okay? So, ito yung thermostat. So, ayan yung mga ito yung mga parts ng thermostat. So, metal body. Ito, metal body yan. Temperature adjustment, yung nasa gitna. Live output, saka live input. Dalawa. Asan? Vertical temperature inductor. Yan dito sa kabila. Pero, pagka nasira ito, wala nga. Pagka nasira yan, pwede kang gumamit ng regular na thermostat. Yung ginagamit sa refrigerator, pwede mo siyang gamitin. Ano lang yun? Pang replacement. Pwede siyang gamitin. So, yan naman ang magka-cut dun sa cold. Pagka sobra ng lamig. Malamang, pagkatapos nito,
baka yung mga sira ninyo yung thermos, gawin nyo ng water dispenser. Kasi susunod dito na makikita ninyo, sigurado gagawa kayo ng sarili yung water dispenser. So ito yun, Mecha heating ring. Ayan siya. Yan ang Mecha heating ring. So isang ground, isang neutral. Neutral, isang line 1, sa isang ground. So depende yan na sa laki. Kung ano yung laki ng drum, ng heat drum mo, dapat yun din ang bilhin mo, yung laki ng Mecha heating ring. Yun din ang dapat ang bilhin mo. Pagka malaki yung drum ng heat drum mo, tapos yung bibili ka ng maliit, hindi pa pwede. Dapat same lang, dapat may isasara siya. Kasi meron siyang dalawang tornilyo. May tornilyo siyang dalawa. So dapat yayakap siya ron, buong-buo. Saan siya nilalagay? Mamaya, makikita nyo kung saan siya nilalagay banda. So ito, ito na yan. Ito yung dalawa. Parehas lang yan. Yung Mecha, ilalagay sa ilalim. So nilagay ko lang to sa ibabaw, binaligtad ko lang. So kasi ito kasi yun, yung tube, palabas ng, ito yung palabas. Tapos yung kabila, yung nakatayo na yan, ito naman yung galing dun sa ibabaw ng cool, yung evaporator, yung drum, yung cool drum. Dun siya galing. Galing sa malamig, babagsak yan dyan, painitin na itong Mecha ring. So nasa ilalim. Banda rito sa taas, nandyan ang thermal switch. Dalawa. Yan, dalawang yan. So yan. So pwede kayong gumawa. Pwede kayong mag-imbento ng sarili ninyong water dispenser. Kung gugustuhin ninyo, pwede kayong gumawa. So yan, yan ay tsura. So pinahiga ako na. So yung Mecha ring, kailangan nakayakap siya rin sa drum. Hindi siya maaaring hindi nakayakap sa drum talaga. Talagang yakap talaga siya dyan. Kasi pagkakapos yan, hindi mo matutornilyo ng maayos, hindi mo mailalak. Saka kailangan meron din siyang yung heat pump. Itong pump na to, hindi siya ordinaryong pump. Ano to, medyo matigas na pump to ng konti. Malambot siya pero matigas. Para hindi siya masunog yung mga katabi niya. Yung maaaring tumabi dyan na kung ano yung maaaring katabi, tulad ng hose. Yung hose na papunta rito, sa gilid na to, para hindi siya masunog, hindi siya maluto. So, evaporator, cold drum. So, ito yon. So, swamp box, desert cooler and wet or cooler. Ito yung mga basa. So, ito na yon. So, ito, wala tayo ritong pan motor. Okay, walang pan motor to. Parang refrigeration din to, refrigerator. So, evaporator cooling different from typical air conditioning system which use vapor compression or absorption refrigeration cycle. So, umiikot-ikot lang siya doon. Okay? Iikot lang yan. So, ito yon. The temperature of dry air can be trapped. So, ito na siya. Evaporator cooling. Air has an added benefits of the conditioning that air with more moisture. So, ito na. So, ito yung drum. Ayan yung drum. Ito yun, copper tube. Saka yun, capillary tube. So, dalawa yan. Kung alam nyo ba yun, ano, yung evaporator ng ref, ganun na ganun din siya. Kaya lang ibang klase. Evaporator ng ref, isa siyang box type. Yung kabila, capillary tube. Yung kabila, copper tube na one port. So, ito ganun din to. Parehas lang. Pero, iikot nyo rin sa drum. Iikot nyo rin sa drum. Yan, ito yung normal na drum. Sabihin natin, ito yung thermos mo. Di ba sa thermos, meron siyang drum na aluminum. Hindi yung thermos na ang loob yung mababasagin. Hindi yun. Yung ibang thermos na aluminum na yung laman niya. Aluminum yung pinaglalagyan. O kaya kung meron kayong aluminum na tabo o balde. So ito yung normal. So ito yung normal. So ito yun, papunta rin sa faucet. Ito naman yung papunta rin sa drum ng heater. Tapos yan, ito naman yun, pabalik ito rin sa ano. Papunta rin to sa drum ng heater. Kasi pagka umapaw, dyan yung papasok. Papunta rin siya doon. Para walang nasasayang. So ito na yan. Yan. So kung yun yung nakikita, ito yung drum. Ayan yung butas. Papunta rin sa kabila. So ito yun ano. So inikutan lang. So ilang ikot lang siya? 5. So pwede siya maging 6 o 7. Depende sa gusto ninyo. Kung gagawa kayo na sarili nyo water dispenser. O cooling water dispenser. So siguro pagkatapos nito, baka maghanap kayo ng mga aluminum drum. So subukan nyo ngayon. Kasi may compressor naman kayo. So yan. Iikutan nyo lang yan. Siyempre, pag yan inikutan ninyo, kailangan nyo humanap kayo ng mas maliit na drum kaysa dito. Kasi malaki to eh. Humanap kayo ng mas maliit. Para yung ipapasok ninyong copper tube, yung ilalagay ninyo rito, magiging swak. Kasi pagka yung malaking drum, inikutan nyo kaagad, bumubuka. Bumubuka siya. Ngayon kung sa maliit na drum, yung mas maliit pa rito sa drum na to, inikutan nyo mas maliit na drum pa rito, tapos yung sa kanyo ilalagay sa mas malaki, swak na siya ron.
sa kanyo ngayon hinangin. Yan, hinangin nyo ngayon to. Hinangin. Para pag hininang nyo yan, huwag nyo hinangin. Kasama yon drum. Kasi baka mabutas. Aluminum yan. So, pabayaan nyo lang siya doon. Kasi inumpisa nyo sa maliit na drum, saka nyo sinalpak sa malaking drum. So, pitted na siya ron. Pit na yan. Pitted na yan. Hindi na medyo, hindi na masyadong kakalas yan. So, pwede nyo rin gamitan to ng pandikit. Kung gusto ninyo, dikitan nyo na lang. O kaya gamit kayo ng rod pang aluminum. Pang aluminum rod ha, hindi pang copper rod. Kasi pag copper rod, butas yan. Aluminum rod ang gagamitin nyo dyan. Saka konting pamahid, parang borax. Yung nakita nyo noon una. So, ito na yan. Saka nyo ngayon balutan ng styro. So, yan na siya. Tapos yan, ito yung pinakadulo. Pwede nyo siyang lagyan ng ano bang tawag ba doon? Para siyang filter dryer pero wala siyang laman sa loob. Wala siyang bead sa loob. Yung filter dryer na yon, yung malaki. Malaki lang ng konti. Para yung lamig na ito, naiikot yan, pagka nagyayelo yan, hindi na siya tutuloy ron sa papuntang compressor. Hindi na siya tutuloy. Doon na siya may stack sa parang filter dryer na yon na wala siyang beads. May nabibili nun sa, ano, sa market, sa mga shop. May nabibili nun. So, ito yun, indicator light. Electronics na yan. So, indicator light, continuity lang yan. So, ito, parang yun iba na ito, walang continuity. Pero okay siya. Pagka na, yun iba naman, pagka nagkaroon ng continuity, shorted. Kasi makikita nyo naman sa loob yan eh. So, ito yun, button switch na makikita ninyo. Itong button switch, kung hindi naman ginagamit yun hot water, pwede nyo patayin. Kasi pagka to, ito ang ano ha, ang analysis dyan. Napapansin nyo ba yung cooling system niya, hindi masyado malamig pagka sumasabay yun heater. Mapapansin nyo yan, pagka nagsabay silang parehas na naka-on yung heater, naka-on yung cooling, hindi masyado malamig. Pero pag pinatay mo yung heater, sobra naman ang lamig nun, cooling. Yung water dispenser, yung pinapalamig, sobra naman ang lamig. Kasi nakakonekta kasi yung host kasi nung dalawang drum sa isang host lang. Yung mula ron sa unang host, sa unang drum, yung pinaglalagay ng tubig, meron kasi siyang dalawang butas. Yung isang butas doon papunta ng heater drum. Doon siya naman papunta. Kaya pagka nagpainit ka ng tubig, pumapasok din siya ron sa taas. Umaakit din yung mainit na tubig doon sa taas. Mas matatalo ng init yung lamig. So, kailangan pagka ito ginagamit, i-advise nyo ron sa mga may-ari pagka naayos ninyo na kaya po hindi masyado lumalamig din yung cooling system niya kasi sinasabay nyo yun, yung heating system niya, pinagsasabay, na dapat hindi. Isa lang dapat ang gumagana dyan. Kung malamig lang yung ginagamit, cold water lang ang i-on. Pero kung gagamit naman ng heater, pwedeng i-on, sandali lang. Pagka nakakuha na ng may tubig, patayin uli. Kasi dyan nasisira ang ano, dyan po nasisira yung water dispenser. Dyan din nasisira yun, thermal switch, nasisira din siya. So, ito yung mga parts, accessories ng water dispenser. So, meron siyang one, water guard, two, ito, yan naman yung top cover, tapos yan yung three, plastic tray. Yung four, cold drum, yung five, cold drum, foam, cast, tapos yung cold drum, pwede yung number six, cold drum, foam, base, yung number seven, up middle plate. So, yun na lahat. Hindi ko na isa-isayin yan. So, i-ano nyo na lang. I-screenshot nyo na lang kung gusto nyo. Yan yung mga tawag. So, kasama na dyan yung mga compressor. Filter. Kasama na lahat yan dyan. Pati yung plug, hot tub, cold tub, plastic net, drain box, lahat na. So, yan. So, ito naman yung water dispenser accessories na iba. So, yan. Nakita nyo na yung kanina. So, meron thermostat, condenser. So, ito yung drum. Kasama yun copper tube na pinaikot, as in evaporator na siya, heat drum, ito yung thermal, siya, ito yun, nandun. So, meron din siyang fuse. So, ito yung water cooler, electrical, systematic. So, magagamit nyo yan. Pagka ang isang water dispenser, nawala ito sa likod. Nawala yan sa likod. Kasi minsan, nasa gilid yan, nasa likod o nasa loob. Pagka yan nawala, meron kang kopya. Okay? Yan lang lahat yan. So, ito yung water dispenser na small, na meron electronic sa loob. Wala siyang compressor, pero electronics meron. Meron din siyang drum, heat drum, meron din siya. Meron din siyang thermal switch, pero wala siyang thermostat. Ang magiging thermostat niya, yung electronics siya nasa loob. Yun nandun. So, makikita nyo sa susunod na araw yun. Papakita ko rin sa inyo. Babaklasin ko yung akin dito. So, ito yung loob niyan. Ayan, meron siyang pan. Ayan, yung pan na yan, alam nyo yun na sa computer, yung power supply, halos ganyan ang itsura. Ito, yung pan. Halos ganyan ang itsura para sa power supply. Meron siyang sariling transformer.
Ito yung heat drum. Ayun yung thermal switch. Ito yung cold drum. Plastic yan. Yan na. Tapos yan, meron siyang drum doon sa loob. Dito. Sa panayan, meron siya doon. So, yun yung magpapalamig. Para dito. So, ito yun, electrical assembly. So, ito yung electronics, transformer. Ito yung thermal switch, on-off switch. Yan. Tapos yan, ito yun, plater. Model heat sink. So, ito yun, ano niya. Ito yung nagpapalamig. Yan. Ito. Meron yan, yung pinaka-plate. Yung manipis lang yan, manipis. Manipis lang na plate yan, pero pinapalamig niya yung tubig. Kaya niyang palamigin yung tubig. So, ito yung drinking fountain. Yan, yung drinking fountain. So, drinking fountain, ito yung systematic niya. Ito yung nasa loob ng drinking fountain. Ito yung drain, papunta rin sa labas. Sir, ba't yung drinking mountain? Ito, yan. Ito yung, ano, yung labas. Ito naman yung nasa loob. Yan, okay? Ito yung buong labas niya. Yan ang makikita natin. Pero ito yung nasa loob niya. Yan lahat yung parts. Yan. Itong X na to, yan, ayan yung galing sa faucet. Yan. Meron siyang sariling pressure regulator kung saan pwede mong i-adjust yung paglabas ng tubig. So, papasok siya doon, tapos siya pupunta ron sa lababo, ilalabas uli. Papunta na yan doon sa kanal o sa lupa. So, ito yung compressor, motor compressor. May sarili rin siyang pan kasi palalamigin niya yung condenser. So, ito naman yun, ano, yung isang bahagi ng water dispenser, kaya lang nga, water fountain. So, kailangan niya na meron pan kasi may ano na to. Condenser na. Yung kanina, yung malaki, meron din siya. Meron din yon. Minsan yung iba, yung ibang water dispenser, meron na rin pan. Tulad yung nakita nyo kanina. Tulad nito. Yan. May pan na rin siya. Ito. Kaya lang ha, wala siyang compressor. Maliit lang yan. Pero mas madaling masira ito. Ang masisira dyan, ito nakikita ninyong kapasitor. Lumulobo. So sobrang gamit na. Tapos yan, ito pa ang isa pa nasisira. Yung cut nito. Itong thermal switch, yung pinaka-cut nito. Hindi yun, ano, yun, yung reset. Yung reset, nasisira rin siya pero mas nauunang masira yung isa. So, binigay ko na sa inyo yung, ano, yung idea, yung kung ano yung mga nagagawa ko talaga. Mas nasisirang mauna yung isa dun sa thermal switch kaysa rin sa reset. Yung reset, medyo nahuhuli siyang masira. Pero pag pinalitan yung isa dyan, palitan nyo na yung dalawa. Kasi neto, yung kapasitor, yan ang nasisira dyan. Itong nasa labas. Yan nasa labas na yan. So, yan na, fountain. So, ito yun, regular na water dispenser. Itong regular na to, ang laman lang niya, wala siyang pan. Okay? Wala siyang pan. Regular lang yan. Ang nasa loob lang yan, full drum, hot drum, compressor, yung nasa likuran, condenser. Siyempre, yung cold drum, evaporator na yun, kung tawagin na natin. Tapos yan, may mga hoses yan. Pero pagka yan inayos nyo, siguraduhin nyo lang yung hose, tatanggalin nyo ng proper. Huwag nyo haaltakin ng pabasta-basta. Kasi meron kasi siyang cable tie. Nakatali ng cable tie tapos siya meron pa siyang binalutan pa siya ng ano eh, parang glue gun na kulay puti. Yun ang ano niya. Pero yung mga hose niya, kung sakaling halimbawa, nginatnyat ng ipis o ng daga, pwede naman siyang palitan. Napapalitan naman niya, pwede naman yun ano eh. Maghahanap pa lang ng kasing laki noon, pwede yun garden hose. Yung garden hose, pwede yun. Nagawa ko na yun. Kasi wala kasi mabili. Out of stock eh. Madalas eh. Laging out of stock. O kaya hindi sila nagpapa-deliver. Kasi hindi kasi siya bentahin. Hindi kasi siya hindi kasi siya kaagad-agad nauubos o nabebenta. Matagal bago mabenta pag may mga sira yung mga water dispenser o yung mga hose niya. Tagal. Kaya magiging paraan nyo dyan, pwede yung hose ng ginagamit ng karpentero, yung level na hose. Pwede yun. May mga sukat yun eh. Pwede yun. So ito yung system niya sa loob. Yan lang. Wala siyang pan. Water tank, tawag na evaporator, capillary tube, yung tap, yung pinaka gripo, compressor, condenser, ito. So, yan lang. Kung natapos tayo. So, yan yung mga parts. Compressor, condenser, evaporator, coil tubing, filter dryer, wiring. So, kung tutusin, balik tayo ron, yung regular, ito ha, yung regular na water dispenser, kung napapansin ninyo, wala siyang filter dryer. Pero dito, nilagay ko na yung filter dryer. Kasi kayo na maglalagay. Pagka yan ni-repair ninyo o na-reprocess, automatic na lagyan nyo siya ng filter dryer. Saka yung isang filter dryer na wala siyang beads. Yung blanco, kailangan nyo lagyan yan, magkabila. Dito nyo lalagyan yan. Para yung lamig na ito, galing sa water drum, sa evaporator, kahit sa ref, ganun din.
Yung lamig dito, yung kasi nagyayelo yan. Ngayon, pagka nagyayelo yan, didiretso yan, papunta doon sa compressor. Pagka hindi mo nabantayan, diba, wala kang nilagay na filter dryer. Kasi ito, wala filter dryer to eh. Sa factory kasi, meron kasi silang ginagamit na kung ilan lang talaga yung ilalagay talaga nila dyan. Pero dahil ang technician tayo, pagka yung pinagawa, gagamitan nyo na to ng analysis. Babantayan nyo to pagkarga ng preyon. Sa unang karga, hanggang ano ka lang, hanggang 10 ka lang, 10 to 15 ka lang. Huwag ka magkakarga tulad nun nasa refrigerator. Kasi ito, maiksi lang ito. Maiksi lang yung tatakbuhin ng preyon yan. Maiksi lang yan. Babantayan mo lang yan talaga. Pagka wala kang filter dryer, na yung sinasabi ko na walang beads, yung yelo na ito, papasok sa compressor. Pagka yan, pinatakbo mo. Mabilis yan. Kailangan titingnan mo siya pagka pinatakbo mo yan. Pagka nagyayelo na siya, yung copper tube na 1/4, pagka nagyayelo, papasok ng compressor, di ba? Papasok ng compressor. Eh, kita mo, tumatakbo yun. Yung puti, nagyayelo. Magbawas ka ngayon. Kailangan hindi papasok yung yelo doon sa loob ng compressor. Magbawas ka. Ang layo lang ng yelo niya, galing sa, mula sa compressor, tatlong dangkal. Galing doon sa evaporator. Mula compressor, ang layo ng yelo niya, dapat tatlong dangkal. Hindi isang dangkal, kundi tatlo. Halos kalahati lang dito. Yung yelo niya, huwag nyo napabutin sa compressor, ha? Mula sa compressor, tatlong dangkal bago dumating yung nagyayelo. Bago dumating. Kung wala kayong ilalagay na filter dryer na walang beads, yung blanco lang talaga yung laman, meron kasi nun eh, may nabibili sa market eh. Hindi ko lang maano, nasa dulo na ng dila ako, hindi ko lang mailabas. Pero yun ba yung ano, filter bullet? Oh, yun, parang filter bullet na wala siyang laman. Oo nga, sir. Oh, wala siyang laman. Oh, yan. So, tapos yan, saka nyo siya lagyan ng filter dryer mismo, yung beads, yung merong beads. Saka nyo siya lagyan ng filter dryer dun sa compressor. So, yung kabila, capillary tube, yung kabila galing ng condenser. So, sa kanyo na siya lagyan. Kasi iba kasing water dispenser, walang filter dryer. So, yan yung mga ano. So, sa preyon. So, ito lang naman ang nilalagay doon. So, andito na tayo sa preyon. So, ito na yung pinakahuli. 134A pa rin siya. Yung preyon, 134A pa rin siya. Pero meron ng mga water dispenser na lumalabas na sa market as inflammable. 600A. Okay. Ito ah. Pagka maglalagay kayo ng flammable na 600A, ito yun ano, huwag natin gayahin ng iba. Okay? Ang pag-load ng 600A ganito, talagang mula pa una, full reprocess talaga lahat ang dapat natin gawin. Kasi pagka flammable ang ilalagay mo, magdadagdag ka. Ito ang mangyayari. Sipin nyo ha. Kung magdadagdag ka lang, tandaan nyo, may ignition yan. May power ignition yan sa loob. Ano yung mag-ignition dyan? Mula rong galing sa compressor. Para sang lighter. Eh, ang hose mo, hindi naman bakal. Okay? Hindi bakal ang hose mo. Rubber yan. Ngayon, itong gagawin nyo lang pagka sinabing reprocess talaga. So, babaklasin nyo yan, lilinis nyo ng maigi yung loob. Saka nyo, pagka nalinis nyo na yung loob, na-check nyo yung lahat ng system, compressor especially, tumatakbo pa, okay pa siya. Kasi pag pinatakbo mo yung compressor, meron na siyang ignition sa loob yan eh. Meron na yan. Nagawa nyo na. Binuo nyo uli. I-vacuum nyo uli. Pagka-vacuum, saka kayo magkarga ng 600A. Huwag nyo patatakbuhin. Gagamit kayo ng timbangan. Ha? Kita ko lang sa inyo yung timbangan. So, ito. Ito yung timbangan. Ito yung timbangan na ginagamit pang gulay. O kaya yung pagka magluluto ka, yung mga medyo ano sa kalusugan nila, kung ilan yun dapat nilang kainin, ito yung ginagamit. So, ginagamit din to sa refrigeration. Ito yun. So, ito. Yan. So, ito meron tong adjustment. May adjustment to. Meron to. Maliit lang ito. So, yung 600A, meron siya yung maliit na galon. Okay? Maliit na galon. Yung maliit lang siya. Para lang siyang ganito. Ganito lang siya kalaki. Okay? So, yun ang ano. So, titimbangin nyo yun. So, pagkatimbang, umabot na ng kung ano yung hinihingi na timbang dun sa likod, dun sa specs. O kaya ano, kasi automatic naman lahat, puro 40 grams eh. So, 40 grams. Pagka ano nyo na ng 40 grams,
So, sakto na yun. Sa rep, ganun din. Pagka karga ninyo ng Primabol, sa timbangan, lumabas na 40 grams. Hindi pyesa yung pagkarga eh. Kundi titimbangin talaga yung mga Primabol. Tinitimbang. Pag 40 grams, sa refrigeration, pagtimbang, 40 grams na. Ngayon, saka mo ngayon, pinaka dulo nun, access valve. Oh, pumina yung net natin. O, yun. Pag tinimbang nyo ng 40, umabot na ng 40 sa timbangan, umabot ng 40. Yung pinaka-access valve, di ba, nandun pa yung nose. So, 40 na. Ang gagawin nyo, gagamit yun ng pinsop, ipitin ninyo yun, yung access valve, yung tubo. Ipitin nyo yun, dalawang ipit. Tapos sa kanyo putulin yung pinakadulo. Pag ipit, tatanggalin nyo muna yung nose. Siyempre, itingnan nyo kung may lumalabas pang freon. Pag wala na, sa kanyo tanggalin yung dulo, sa kanyo ipitin ulit yung dulo, sa kanyo hinangin. Kasi flammable yan eh. Hindi siya pwede na meron pa rin siyang dulo ng access valve. Sa low side man yan o sa high side, kailangan matanggal yung pinaka dulo nun, access valve, pagka flammable. Huwag nyong iiwan yung pinaka dulo. Gagamit na kayo ng pinsop. So kung yung dulo ng, kung ito yung access valve, ito yung dulo. So pinsop, isa rito, isa dito. Kasi sa kanyo iikot ng pa 30 degree. 30 degree lang. Magkaano sila? Halinhinan. Ikutin nyo ng konti. Tapos yan, saka nyo tanggalin yung pinaka, yung hose. Tapos yan, pindutin nyo ngayon yung access valve kung may lumalabas pang freon. Pagka wala na, tanggalin nyo yung access valve, ipitin nyo yung dulo. Pag ipit ng dulo, saka nyo tiklopin, inangin nyo ngayon. Okay? So, hindi pa tumatakbo yun, yung unit. So, pagka ganun ang ginawa ninyo, saka nyo napatakbo yun yung unit. So, safe na kayo nun. Wala nang lalabas na ignition. Wala nang lalabas na ignition nun. Safe na kayo nun. Saka wala na yung pinakadulo ng access valve. Puputulin nyo talaga yung pagka-flammable na. So, yun ang safety na proper na gagawin. So, yung nakaraan taong kasi, nabalita kasi yun, sa JMA, meron pinasabugan isang technician gumagawa ng rep. Yung rep na ginagawa niya is flammable. E ang ginawa, tulad nung ginagawa rin natin sa R22, nakasaksak yung hose, so, kahit sa rep, port 134A, nakasaksak yung hose, pinatakbo. Yung kanya, flammable yung ginagawa, pinatakbo yung rep. Eh, hindi niya alam, yung hose natin is rubber. Rubber yun. Pinatakbo yung rep, may ignition na nangyari sa loob, uminit, pumasok dun sa hose, pumutok. So, siguro, ayaw niyo mangyari sa inyo yun. So, ingat na lang, ha? So, hindi natin masasabi yung buhay kung di tayo mag-iingat. So, maging maingat sana tayo. Tayo rin sa kung ano. So, yan ang tangke. Ah, siya nga pala, ha? Ang isa pa. Kung gagamit kayo ng sarili ninyong tangke, hindi ito, siguraduhin ninyo yung gagamitin ninyong tangke, yung personal tank ninyo, yung maliit, na wala siyang ibang laman. Kasi pag kayang kinargahan ninyo ng ibang laman, halimbawa eh, ang laman ng tangke ninyo dati is R22. Tapos yung kakargahan nyo siya ng 14A. 14A. 14A ha. Tapos yan eh, naalog yan. Magkukuro na ng impact yan sa loob. Kukuro na ng pagkulo yan sa loob. Pagkayan oras na kumulo yan sa loob, o yun, nagkuroon siya ng sa loob, ng impact na sa loob. Puputok yun. Marami ng mga nangyayari ngayon yan. Ano ba, kunwari, ito ang laman ng tangke. Tapos parang dinispose na. Tapos pinasakay ng ating, triple egg. Okay na po ba yun? Alin? Yung arting ito po, di ba, sa tangke. R22. Tapos naglagay, papo. Tapos yung arting ito po, pinangkay na, dinispose na po. Oo. Tapos pinangkay ka ng 1AAA, okay na po ba yun? Hindi. 34A? Apo. Oo, pwede yung 1AAA. Pero pagka mga 14A, 600A, 32, 407C, BA, wag. May mga, dapat nga, kasi ang standard kasi sa refrigeration, pagka gagamit ka ng personal tank mo, ang nakalagay na ito, kailangan meron kang kanya-kanyang tanke ng bawat freon. At pinakawala na po ba yun? Oh, wag lang. Basta, wag lang flammable. Oh, pero yun, R22 sa kaport 134A, pwede pa siya maghalo. Pero wag masyadong marami yun, R22. Okay lang yung mga 0.1 na lang yun na sa loob. Halos parang wala na. Pero meron pang espiritu ng R22. So, pwede yon. Ginagawa talaga natin yon. Ito ko, ginagawa ko yon. Pero pagka mga ganyan na, may mga matataas na freon na, tulad ng mga flammable freon na, dapat may kanya-kanya silang sariling tangke. Meron ka na dapat mga tangke na ginagamit para doon. Kasi standard talaga yun. Yun ang standard natin talaga. Kaya lang ha, hindi nasusunod. So, yon. So, mina lang. So, yun. So, hindi kasi nasusunod kasi rito yun. Pero, kung sakaling mag-a-abroad ka, hindi ka nila pagagamitin ng isang tangke lang. Talagang bibigyan ka nila ng advice kung anong tangke ang iyong dapat gamitin. Problema mo yun. International, batas ng refrigeration yun ng international rules. So, yun ang rules talaga. Problema dito sa Pinas, hindi natin sinusunod masyado. Ito,
sabi natin, tinuturo ko yung tama, pero meron iba na technician na hindi talaga sinusunod kasi natitipid din talaga. Kasi biro mo, bawat isang preyong bibili ka ng kanya-kanyang tangke niya, no? Ang mahal kaya yun, 550, isa, 2 kilos, 2 kilos yun, ha? 550. O, 550 yun, 2 kilos. O, 550 siya. So, eh, ilang preyong ang ginagamit natin? Eh, sa ngayon, after 2024 daw, mawawala na yung R22. So, maliles na yun, ano, yun isang tangke. Dinig pa ba? Dinig pa ba? Hindi. Yes, sir. Okay, nag-shutdown lang yun, ano. So, dinig pa. So, maliles na na. So, dahil lang sa ano ng lalagay ng ano kasi, sa Pilipinas kasi, medyo, alam nyo na, kahit na may kaya yung refrigeration repair shop, eh, nagtitipid pa rin siya. Dito yon sa Pinas. Pero sa ibang bansa, hindi nila tinitipid ang tao. Talagang, ano talaga sila, talagang mas pinapaboran nila yung kaligtasan ng tao kaysa rin sa gamit. Mga gauge dito, iba-iba. Oo, iba-iba gauge yan. Ultimong yung gauge dito, sir, iba-iba. Oo, meron dyan flammable gauge, di ba? Itim yung hose? Yes, sir. Oo. Lahat, sir, lahat ng kada refrigerant, iba gauge. Oo, iba-iba gauge yan. Iba-iba rin yung uri ng hose. Iba-iba yung sizes ng hose. Iba yung kapal. Yes, sir. Yes, sir. So, yun. So, ingat-ingat lang, ha? Pagka flammable ang ikakarga. Ang mga flammable, ang palatandaan yan, nakaganitong lata. Lata. Pero meron mga flammable tayo na R32. Maliit lang siya na tangke. Tangke. Halos ganito rin siya. Kaya lang, ha? Halos ganyan na pre-yung tank. Pero kalahati. Kalahati yung laki. Okay? Na R32. Flammable yun. Pagka maliit yung tangke, mas maliit dito ng konti, flammable na yan. Umaapoy na yan. So, ingat-ingat lang, ha? Ingat-ingat. So, yun. Tapos na pala tayo. So, next week, ano naman natin is troubleshoot na. So, kung paano i-troubleshoot yun, water dispenser. So, ano-anihin lang natin. So, konti-kontiin lang natin yung takal dyan bago tayo mag-troubleshoot saka mag-repair. Kung ano yung mga repair. So, mas maganda nga na ito sana kung may actual sana natin. Yung problema, ECQ. So, pagkatapos ng ECQ, yung next year, yung mga umaten dito sa Zoom, pwede nyo akong i-message kung pupunta kayo ng school. Isasabay ko kayo dun sa mga nag-enroll. Okay? Pwede ko kayong isabay. Walang problema dun. Isasabay ko kayo para matuto kayo sa actual. Hindi lang itong theoretical sa Zoom. So, pwede kayong bumalik para makaranas kayo mag-repair ng ref saka ng water dispenser. Pero, so kung meron kayong mga water dispenser na makikita sa mga nangangariton, pwede nyong bilhin yun, pag-aralan nyo, sa bahay pa lang. O kaya, kasi nag-aabang din kasi ako rito, talagang idadagdag ko sa training kasi yun eh. Kailangan talaga eh, kasi, napatunayan ko yan, kasi nga, yung ibang refilling station na meron mga water dispenser, bumabalik sa kanila yung water dispenser sira na. Minsan pinapagawa nila, babalik sa kanila yung water dispenser, lalong nasira. Eh, may mga kumukontak sa akin, binibigay ko na lang sa ibang estudyante na naturuan kong mag-water dispenser, mag-repair. So, ilan pa lang sila, ilan pa lang. So, hindi ako makakalabas kasi nga, ECQ. Kasi yung problema kasi niyan, siyempre, mga refilling station niyan, halo-halo na yung mga tao doon. Okay? So, yan lang, ano. So, next week, troubleshoot tayo. Isa-isahin natin. Sir, nagbigay na kami ng pangalan dito. Bigay na lang kayo. Nagpasa kami ng pangalan. Sa group. Sa group na lang, sa group.